Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Geraldine G, ang diwatang igorota. Kanina pala, hindi ako naka-video kasi madilim. Kasi sa Ambanging nakaalis kami ng mga 4. Tapos nakarating kami dito sa 19 ng mga 5. So, ayan. Palabas pa lang yung araw. Ayan. Ngayon, mag-harvest kami ng carrot. So, mga kasama ko is yung mga na nagugwapo at mga nagagandahan kong mga tita at kuya at pinsan. So, tapos yung mga kapatid ko. Ayan. So, itong garden na to is yung kay kuya ko, si Marcos. So, ayan. Sinimula na nung tito ko kahapon maggabot-gabot ng karot. So, ganun ang paraan ng pag-harvest ng karot. So, ayan. Linis-linis muna. Habang oksot-oksot. Tapos, ang gagawin mo para madali siyang i-arrange mo lang. So, ayan. Let's go. Merienda time. Kain mula. First class. This is what we call first class carrot. O kaya mga big size.
nakikita niyo yung mga orange-orange dito. Ito yung mga reject. Hindi na pwede ibinta kasi may bitak na sa carrot. So, ayan, medyo salamat. Hindi naman siya masyadong nasira kasi sa tag-ulan. Ayan, pero marami pa ding nasasayang. Dahil hindi naman nila binibili sa town. Kaya ito na lang, pinipili na lang yung mga first class, second class, tsaka third class na carrot yung pwede nilang bilhin. Ayan. Bali, natapos pala namin ito ng kasi kanina umalis kami ng nag-start kami mga 5. So, natapos kami ng 11:57. So, mamaya after namin kumain, uwi na ulit kami sa Ambangig. Ngayon, andito ako sa City of 19. Iuwi ko para may maulam. So ayan guys, katatapos na namin mag harvest ng carrot. So ngayon, kasi hindi ako nakapag explain kanina, yung kanina na nilalagay sa tick list, yun yung mga first class or mga big size yun. So ganito siya, example, ganito siya kalaki. Yun yung nilagay kanina sa checklist. So, yun yung mga basta yung mga malalaki tsaka yung mga maayos. Tapos, yung nilagay naman sa sako, yun yung second class at tsaka third class. Ang second class, yun yung mga medyo maliliit na isa lang. So, ang halimbawa niyan is ito yung first second class na carrot. So, o kaya second class or medium. Then, yung pang third class or kaya lumpia na tinatawag nila, ganito siya. May kasama sa buhay. Ganito. Mga ganito, yung mga may mga kasama sa buhay. So, this is what we call a lumpia or third class of the carrot. So, ayan. And then, mag trivia lang ako. Kasi, habang umuoksot ako ng carrot, may mga nakikita akong mga may kasama sa buhay, may mga lalaki, babae, o kaya may mga yung hindi na matanda na, mga ganun. So, ito siya. Halimbawa, kasi ang carrot, medyo ano siya eh, medyo may pagka ano, mga ganito. Ayan. So, iwan ko kung ito yung iwan. Basta, pagka titingnan mo sa likod niya, ganito siya. Tapos, pag sa likod niya, ganyan. Oh. Huwag ka na kayo mag-isip ng negative dyan. So, ito, babae. May kasama sa buhay. Hindi, joke lang. Babae na katamtaman lang yung payat. Tapos, asan ba yung kanina na ay takong lalaki? Ito na yung hinayaan. Oh no. Hinayaan. Yeah. So, bali ito yung mga reject o kaya ito yung iniiwan sa dito sa garden o kaya farm. Yan. Ay, ito pala. Igiyang mo. Ito pala yung boy and a girl. The fat in the payat. So ayan guys, ganun harvestin yung carrot. So ang carrots din kasi kailangan maaga, tapos
para hindi siya maano sa araw, mababad sa araw. Kaya kanina nakita ninyo na habang hinaharvest namin, nilalagay na agad sa takeless o kaya sa sasakyan. So, para hindi siya mababad sa init. Ayan. So, ayan guys, thank you for watching this video. Please like and share. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell para lagi kayong updated sa aking video.